Kinilalan na ng mga pulis ang dalawang miyembro ng grupong nasa likod umano ng pang-hold up sa ilang convenience store at tanggapan ng courier service sa Maynila, Paranaque at Cavite. May ulat on the spot si JP Soriano. JP? Iya, tukoy na ng pulisya ang dalawa sa apat na suspect sa robbery hold-up sa 7-Eleven at patagkapatay ng isang Amerikano sa isa pang ninakawang 7-Eleven sa Maynila rin. Iya, ang dalawang suspect ay mga preso galing sa Ozamis at na siya rin palang suspect sa magkahiwalay na nakawan sa LBC naman sa Paranaque at Cavite kamakailan. Ang dalawa ay kinilalang sina Wilfredo Panogalinga alias Pulot at Ray Marparan. Iya, ayon kay MPT Homicide Chief Senior Inspector Joey De Ocampo, si Wilfredo ay convicted sa kasong illegal possession of firearms at isang pugante mula sa Ozamis, habang si Para naman ay nakulong din sa Ozamis sa iba't ibang kaso tulad ng robbery, carnapping at frustrated homicide, pero na-dismiss ang kanyang kaso noong isang taon. Iya, posible raw na kasama ang dalawa sa Ozamis robbery hold-up group na may parehong estilo ng pagnanakaw. Positibong kinilala ang dalawa ng mga biktima at witness sa makakahiwalay na nakawan at pang-hold up sa 7-Eleven at LBC. Tinutukoy pa rin ng polis siya ang dalawa pang kasama sa 7-Eleven robbery habang nakikiusap ang polis sa mga nakakakilala kay Paran at Wilfredo na ipagbigay alam sa kanila ang anumang impormasyon. At yan muna ang latest mula sa Maynila, Pia. Maraming salamat, JP Soriano.